Kerr, back mga Kerr. So, nandito na naman tayo ngayon para sa panibagong bike check video. Siyempre, dito yan sa Taurus Bike Shop, Marilao, Bulacan. Ayan. So, ibabike check natin dito mga Kerr, pang bagong labas ng Pinewood. Ito ay ang Pinewood Strive Trail 2. So, titingnan natin ano ba ang pinagkaiba nito doon sa una nilang inilabas na Pinewood Strive Trail. Ayan, oh. So, bago ko simula ng bike check mga Kerr, syempre gusto ko lang magpakilala sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ayan, ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and unboxing. And syempre, nagba-bike rides din tayo. Ayan, oh. So, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating upload video. So, ano pang hinihintay natin mga Kerr? Excited na ako tingnan itong Pinewood Strive Trail 2. So, ayun mga Kerr, ang ating iba bike check. Siyempre, ang nasa harapan natin ng mountain bike. Ito ay ang Pinewood Strive Trail 2. So, dati nakapag-bike check tayo. Dati pa yon ng Pinewood Strive Trail 2. So, titingnan natin. Ano ba ang latest dito sa Strive Trail na ito. Ayan. So, syempre, sisimulan natin. Palagi naman yung mga Kerr. Good tayo. Good. Maswerte tayo at nakita na naman natin ang ating timbangan. Akala natin na wala na yon sa huli nating pagbabike check sa Malolos. Ayan. So, ang timbang nito mga Kerr is 14 kilogram. Oh, halos nasa average kilogram o average weight ng isang built bikes. At syempre, ang ating size ng ating frame ay 15.5 inches from here to there. Oh, di ba? Napapa-English pa tayo. Nosebleed. At ang mountain bike nga pala nito is 29er. So, nagmukhang maliit ang ating bike dahil dun sa geometry ng ating frame. So, kasi 15.5 na nga, tapos ibinaba mo pa yung seat stay, tapos payatot pa yung top tube. Kaya nagmukhang maliit yung ating bike kasi yung itsura ng ating frame. So thumbs up agad ako doon. Panalo ka agad ako doon sa geometry ng ating frame kasi ang ganda ng pagkaka gawa at the same time yung kulay tingnan niyo naman mga Kerr po. Glossy blue green, tama ba tayo sa kulay? And light blue. Yeah, may na tayo sa color naming eh. Ayan. So almost two tone. Ito, blue-green, and then blue-green, then sa baba, meron tayong light blue. Yung Pinewood niya, mga Kerr, saka yung Strive Trail 2 dito, para siyang sticker na ref, silver. Ito, yan. So, ang ganda. Pag kinapa ko to, talagang makapal siya. Ayan, kapang-kapa ako talaga, nakakalain mo siya na sticker. Pero, palagay ko, ano to, pintura to. Ayan. Pero ang ganda pagkakagawa niya. Then, pag kinapa mo itong down tube, halos pabilog siya. Halos pabilog. Medyo nagkaroon lang yata dito ng curve ng konti. Dito sa may bandang ilalim. At kung mapapansin nyo mga curve, meron tayong external na kable dito. Ito yung preno sa likod. Ayun. Yan. At ito, water decals na Pinewood. Tapos, Strive Trail. So medyo na ano tayo kasi dati mayroon na tayo na bike check na Strive. So ito bago, Strive Trail 2. At syempre, smooth welding yan mula dito. Ayan, oh, smooth na smooth. Ang head tube niya, sinukot ko ito mga Kerr, is 100 mm ang haba. So ang cute na cute ako sa mga maliliit na head tube. Ito yung sinasabi ko na ibinaba yung seat stay. Wala siyang bridge mga Kerr. Don't worry, be happy. Ayan. Matibay yan kahit wala yung bridge. Siyempre, triple butted 6061 aluminum frame. So, tatlo ang pwedeng umupo. Ayan, isa rito. Pwedeng isa rito. Pwede pang isa rito. Ayan. So, may mga nakikita akong bike na ganun. Ayan, no? Siyempre, dito, pababa ang ating chainstay. So, kaya siya ibinaba para maipasok yung ating caliper sa loob ng ating frame. Siyempre, meron yung bridge. Tingnan natin kung pwedeng lagyan ng AFD. So, wala. Habang buhay na tong single. Kasi wala akong nakikitang stopper.
Ayan, so mayroon dito cable ties para ito doon sa hydraulic hose. Siyempre, internal cabling yan mga kerf. Isa rito. And pwede pa siyang lagyan ng isa kasi maluwag pa to. Ayan. So kung gusto mong lagyan siguro kung ano yung mga ilalagay mo, dropper seat post, etc. So pwede dito. Siyempre dito yan lalabas. Ayan. Ito yung hydraulic hose. Uy! May nakita tayo lalagyan na ng water bottle dito. So, hindi malamang hindi water bottle na ilalagay ko dito. Kasi, nasa ilalim eh. Ayan, natanggal yung clip natin. Kabit ko muna. Siyempre, dito may water bottle din. So, tatlo to. So, pwede rito. Pwede dito. So, kung malaki yung water bottle mo, kagaya no sa akin, halos halagpas isang dangkal. So, dito may ilalagay yung water bottle mo. So, kung maliit naman, siguro dito. Ayan, nasa sa'yo na lang yun. Di ba? Mm. Ayan, oh. Dito tayo ngayon sa kanyang suspension fork. Alloy ang crown, alloy ang arc, syempre alloy din ang kanyang lower na may tatak na uding. So UD to, UD32. So yung 32 yata, kung hindi ako nagkakamali mga kerf, is 32 mm yung kanyang stanchion. Speaking of stanchion, ang haba ng ating stanchion is 110 mm. So yun yung travel niya. Syempre meron ditong rubber indicator ng iyong sag. So, palagay ko, pwede na ako sa 40%. 30 to 50% okay na ako dun sa aking sag. Sag yung ano, yung travel ng ating, o yung pag-bounce ng ating suspension fork. Ang ganda ng uding, oh. UD32. Maging ganito lang yung suspension ko, mga kerf. Happy na tayo. Siyempre, may manual lockout. Ah, fine-tuning yung manual lockout natin, mga kerf. Yan, oh. Medyo, pwede siyang half. Ah, siyempre, sa kabila, ay ang ating valve cover. So, air fork pala ang ating suspension fork. So, thumbs up na agad. Nakaka 2 points na agad ang ating bike. Panalo. Ayun, tapered ang ating head tube. Siyempre, tapered din ang ating steerer tube. Ayun, kita niyo mga karpo. Kitang-kita. Wala kasi siyang adapter. So, napakadaling tingnan. So, dagdag punto siya ang tapered. So, nakaka 3 points na tayo. Ayan, sa susunod nga, magbibigay tayo ng points sa mga binabike check natin. Ayan, syempre, Novatec hub, made from aluminum or alloy, made from alloy. Sealed bearing siguro to. May cover na plastic dito mga kerf po. Ayan, pa-comment naman mga kerf, kung ang ganitong hubs ng Novatec, D761 SBT, ay sealed bearing or hindi. Pero quick release yan mga kerf, made from aluminum alloy, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 32 holes. Ayan, 32 din yung ating spokes. Baka lang ating spokes, mga kerf, na magnet ko yan. At syempre, aluminum alloy double wall na rims na may sticker na pine wood made from 6061. Ayan, ang ganda, oh. At syempre, dito sa gulong, mga kerf, ang panalo, Continental Race King. Wow! Gulong pa lang, magmumukha ka ng hari. De, joke lang yun. 29 by 2.25 ang size nito. Yung knobs niya mga kerf, medyo maliliit lang siya. Oh. Pansinin nyo. Malos magkakalayo yung knobs niya. Kita nyo. So, hindi ko alam kung paano yung riding style ng mga ganitong knobs. Pa-comment naman mga kerf. Ano, para dagdag kaalaman din para sa akin. Siyempre, sa likod, ganun pa rin. Novatec hubs alloy. Quick release, pa-comment mga kerf kung sealed bearing to or ball bearing pa siya. 32 holes, 32 spokes, baka lang spoke, aluminum alloy 6061, double wall, rims na may sticker na pine wood, at Continental Race King na gulong. Panalo talaga mga kerf, Continental. So nakakadagdag puntos din to. Ayan, no? At ang ating cogs, cassette type to mga kerf. Ayan, ha? Take note, cassette type. Na ang tatak ay sagmit. Bilangin natin ang speed. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, 6 speed to mga kerf. 6 speed. 12 speed. Panalo, napakarami. Etong cogs na to mga kerf, ito yung parang may starfish sa likod. Ayan, may kulay pula siya.
Ayan, medyo nalalabo yung mata natin kasi maliit lang siya. Uy, panalo sa RD! Kita nyo naman mga kurpo. Diore, Shimano Diore 12 Speed. Ito yung may clutch. Ayan, so para sa mga bago lang sa aking YouTube, natutunan ko lang to. Ayan, habang nagbabike check ako. Naka-off yan, so malambot. Then, on. Ayan, matigas na siya. Hindi siya basta-basta tatalbog. Ayan o, mga kurpo. Kahit tulak po. Pero pag naan mo yan, oh, ayan. So, yun yung clutch ng Diore. Usually, ginagawa namin to sa ano eh. Pag binabiyahe, saka sa trail. Para hindi siya palo ng palo. Ayan. Padagdag naman ng ano, ng dahilan kung bakit i-on mo to. Pa-educate naman ako, dagdag kaalaman din. Para sa akin at ating mga viewers dyan. At ang kadena natin, YBN na 12 speed. Yan, ganda. Silver na silver. So, yung mga ganitong kadena, napakasarap tingnan lalo pag malinis. Yan, so kaya palagi mo siyang lilinisin. Uy, crankset niya. Pro Wheel MPL. Parang ano lang ano yung sa mga Mobile Legends. MPL mountain to, sigurado ko. Kasi may mga nabike check ako, RPL eh. You know. Siyempre, gawa yan ng Pro Wheel. 170mm ang kanyang crank arm. Made from aluminum alloy. Removable chain ring. 34 teeth. Siyempre, made from aluminum alloy ring yan. Itong ating chain ring. Narrow, wide. Ayan. So, dito tayo ngayon sa seat clamp. Ang seat clamp niya, mga curve, is made from aluminum alloy din. So, napakaganda na yan. At seat post na aluminum alloy. 31.6. 350mm ang haba. So, may tatak yan na pine wood. So, sarap nito. And, syempre, naka-set back. 2 bolts. Naka-tilt. So, halos karamihan naman ng seat post ganyan. Ayan, pinagkaiba lang kung 2 bolt or 1 bolt. Ayan. At ang ating pedal, uy, alloy. Mga ka-erp, ang ating pedal. Hindi ko siya mabutas. Ayan, kita nyo. Alloy siya na ball bearing. Malapad. So, tatagal niya mga ka-erp. Yung aking ganyan ay almost 1 year na. Napakatibay niyan. At syempre, pine wood na upuan. May katigasan ng foam na makapal. Pero, mahaba or malaki ang butas ng upuan na yan. So, malami ng experience to. So, singawan at daluyan niya ng iyong utot saka ihi. Pero meron pa rin dito. So, singawan to ng utot. So, pwede ka nang hindi magtaas ng puwet. Yan. You know? At ang ating stem o yung ating kamao stem, syempre made from aluminum alloy na may tatak na pine wood. Kaya siya tinawag na kamao para sa akin mga kap kasi nakaganyan yan. So, hindi mo siya pwedeng balik na rin. 80mm. At ang ating head cap ay made from Neko or made by Neko. Na mayroong 1, 2, dalawang 10mm at isang 5mm. Ayun, parang mayroon pa rin maliit. Ito, ay hindi pala. Ay, oo, may maliit pa mga ka-erp. Ito, parang 2.5 yata ito. May maliit. Balik, 4 ang spacer niya. Slam ang kanyang dust cap. Ayun, no? At ang ating handlebar ay made from pine wood. 720mm ang haba. May konti, ay hindi pala, halos. Ayan, low rise. Low rise ba yan, no? Parang extra rise lang, eh, no? At ang handing grip ay made by Sagmit na merong lock dito. So, isa lang yan. Parang octopus to. Tapos, syempre, may wala siyang end cap. Built-in na talaga siya. So, panalo sa grip. Hindi ka mawawala ng end cap. Hydraulic brake, syempre, mga car, panalo. Shimano MT-200. So, ang hirap maganap yan. Kung may makita ka man yan, medyo mataas ang presyo. Ayan, syempre, Shimano MT-200 din dito sa kabila. So, wala kang makikita kasi naka 1x lang ang ating mountain bike. At ang ating shifter, Shimano Diore na 12 speed. Wala siyang indicator. So, tansya-tansyahan na lang yan. No, di ba? And Shimano, always yan, push and pull. Ayan, push and pull. So, napakadali na nito. Ito, pwede rin yan. So, baliktaran yan. Ayan. Panalo. So, yun ang kinagusto ko sa Shimano. Dalawang daliri ang gagamitin mo sa pag up and down na ship. And rotor niya. Parang Shimano din yung rotor niya. Oo nga mga kurp. Shimano rotor. Panalo. 160mm. Nakita ko yung sticker niya. Oh. Saka yung kulay ng mga tatak niya. Ayan, no? Indonesia. Made from Indonesia. Siyempre, post mount.
na Shimano MT200 na caliper dito sa harapan. At ganun din sa likuran, naka-post mount Shimano MT200. So, hindi kinamita ng adapter dito sa may likuran. Rekta na kagad sa frame. Sa ganito, medyo natatakot ako kasi pag na-lost thread, yung frame ang malo-lost thread. Mas gusto ko may adapter. At medyo mahirap baklasin yung tornilyo. Ito mga curve, so napakahirap padaanin yung Allen wrench. Mahirap talaga, promise, masikip. Ayan o. At syempre, 160mm na rotor. Shimano yan mga curve. Pinaglakasan pa yan o. Shimano rotor. At ito yung kabila ng ating crankset. MPL Pro wheel. Ayan. So palagay ko, wala na ako nakakalimutan dito mga curve. Sulyapan uli natin. Panalo to. So mga curve, ayan ang ating bike check ng Pinewood Strive Trail 2. Ayan, so meron tayong binicheck dati na Strive. So ngayon, syempre, may latest sila, Strive Trail 2. Syempre, dito yan sa Taurus Bike Shop. And nagkakahalaga ang ating mountain bike, MT200, Diori 12-speed, Halotech, and syempre, naka-air fork. Panalo sa presyo mga curve, 21,000 pesos. Ayan. So, kung gusto mo i-avail yung ating mountain bike, pwede mo siyang i-cash and pwede mo siyang i-home credit. So, kayang-kaya mo nang ma-avail ang mountain bike na ito. Ayan. So, kung mga naghahanap ka ng hulugang mountain bike. At ilalagay ko sa description mga curve ang kanilang Facebook link, contact number, and Google Map para kung sakaling gusto nyo sumadya dito. Ayan. So, hanggang sa susunod na ating bike check videos. Kita-kits tayo sa susunod na video. Road to 13,000 subscribers tayo. Maraming maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo. Bye-bye!